Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo na paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 28 ng International League. Nagawa ang mga puntos ni Sawakita sa depensang ginawa ni Rukawa sa kanya, habang si Anamichi naman ay hindi magawang gibain ang box-out na ginagawa ni Itachi sa kanya na naging dahilan para matalo ni Itachi si Anamichi sa rebound. Hoy Anamichi, akala ko ba ikaw ang hari ng rebound? Pero bakit parang hindi mo ata magawang mahaplosan ang bola sa itaas? At ikaw ba talagang Anamichi na nakalaban ko noong high school league? Parang kakaiba ka ata ngayon ah, dahil hindi ko nararamdaman na lumakas ka. Yan ang pagyayabang na sabi ni Itachi kay Anamichi. Aba, ang yabang mo din naman pala talaga Kuya Itachi. Pero sige, kapag nagsabayan ulit tayo, ipapakain ko lahat ng sinabi mo sa'yo. Yan ang sabi ni Anamichi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket habang binabantayan ito ng mahigpit ni Sawakita. Rukawa, pakitaan mo naman ako ng bagong galaw mo. Ipakita mo naman sa akin na karapat-tapat kang katapat ko. Naiinip na kasi ako sa laro mo eh. Puro lang kayo intro ni Anamichi. Hindi ko maramdaman na lumakas kayo. Yan ang sabi ni Sawakita. Habang si Rukawa naman ay biglang tumalon at gumawa ng isang tres. Ano? Tumira siya ng isang tres? Nababalo na ba talaga itong si Rukawa? Siguradong hindi papasok yan dahil masyadong mabilis ang bitaw niya. Yan ang sabi ni Sawakita sa kanyang sarili. Habang ang bolang itinira ni Rukawa ay hindi nga pumasok sa kanilang basket. Anamichi! Ang rebound kunin mo! At huwag kang papayag na makuha ulit ng kuya mo na yan ang bola! Bilisan mo Anamichi! Unaan mo sa pastuhan ng Itachi na yan! Yan ang sigaw ni Kogure na naging dahilan para agad na tumalon si Anamichi at Itachi para sa rebound. Ngayon, Kuya Itachi, sisiguraduhin ko na hindi mo makukuha ang bola laban sa akin! Dahil ipapakain ko sa'yo ang lahat ng sinabi mo sa akin! Kaya naman, tumabi ka dyan kuya! Dahil akin ang rebound na to! Yan ang sigaw ni Anamichi, sabay kuha ng rebound at nahawak na ni Anamichi ang bola. Agad niya naman itong ipinasa papunta kay Rukawa. Habang si Rukawa naman ay agad na tumalon na takmang gagawa ng isang jump shot. Subalit, bigla din naman itong sinabayan ni Yamato sa ere. Huli ka Rukawa! Hindi mo magagawa yung binabalak mo na jump shot! Dahil sisiguraduhin ko na mapipigilan kita! Yan ang sigaw ni Yamato. Habang si Rukawa naman ay seryoso lamang na nakatitig sa mga mata ni Yamato. Tama na ang paglalaro. Ngayon, sisimulan ko na din maging seryoso. Katulad ninyo, hindi na ako papayag pa na mapigilan niyo pa ako. Yan ang sabi ni Rukawa, sabay buhos ng buong lakas sa kanyang kamay. At itinira nito ng palubo ang bola papunta sa kanilang basket. Nalabis na ikinagulat talaga ng buong mananood. Dahil na nga sa nagawang maipasok ni Rukawa ang bola sa kanilang basket na naging dahilan para maibaba na nila sa 4 points ang kalamangan sa dawan. Sa kabilang banda naman, nang pababa na si Anamichi galing sa rebound, agad naman itong natumba at hindi na makatayo pa dahil sa sakit ng kanyang paa na ikinagulat talaga ng buong manlalaro ng Shouko, kahit pa itong sila Mr. Smith at Coach Hansai. Patay, nararamdaman na ata ni Anamichi ang kanyang injury sa paa. Yari kami nito. Yan ang sabi ni Coach Hansai sa kanyang sarili. Hala, si Anamichi, bakit hindi siya makatayo? Mukhang nasasaktan siya. Mali ba ang kanyang pagkabagsak galing sa rebound? O baka naman, hindi pa talaga humihilom ang natamong nitong injury noong laban natin sa dawan? Yan ang pagtatakang tanong ni Ayako. Habang ang buong manonood ay napatayo na din sa kanilang kinauupuan dahil sa pag-aalala kay Anamichi. Patay, mukhang injury may pula ang buhok. Siguro mali ang kanyang pagkakabagsak noong nag-rebound sila ni Itachi. Naku, delikado na ang show ko kapag nawala sa kanila ang may pulang buhok na yan. Yan ang usapan ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, biglang nilapitan ni Rukawa si Anamichi. Hoy Gonggong, anong nangyari sa'yo? Bakit ka tumumba bigla? Kaya mo pa ba maglaro? At bakit parang namimilipit ka sa sakit?
May problema ba sa'yo? O baka naman, hindi pa talaga naging hilom yung injury mo sa paa. Akala ko ba magaling na yan? Yan ang pagkatanong ni Rukawa. Wala to ungas. Nagkamali lang ako ng tapa, kaya naman biglang sumakit ang aking paa. At dahil siguro sa sobrang taas ng ginawa kong talon, nabigla ang aking paa sa pagbaba ko. Pero huwag ka na mag-alala, dahil kaya ko pa naman maglaro. Hindi to magiging hadlang para mabawi ang kalamaan sa dawan. Yan naman ang sabi ni Hanamichi. Sabay tumayo ng sapilitan. Naku, kinabahan ako doon ah. Akala ko talaga injury na. Buti na lang hindi na injury si Hanamichi. Dahil kung nagkataon, siguradong mahihirapan na tayo na manalo dito. Yan ang sabi ni Kogure. Tama ka nga Kogure. Siguradong mahihirapan tayo nito kapag nawala si Hanamichi sa ating kupunan. At sa tingin ko, mahihirapan talaga si Maki kapag siya ang tumapat kay Itachi. Dahil masyadong malakas ang pangangatawan nito. Buti na lang talaga walang masamang nangyari kay Hanamichi. Yan naman ang sabi ni Ayako. Sa kabilang banda naman, biglang nilapitan ni Akagi si Hanamichi. Hoy Gunggong, ayos ka lang ba? Buti naman hindi ka na-injury sa ginawa mo. Dahil kapag nagkataon at na-injury ka, siguradong mahihirapan kami sa kanila. Sige na Hanamichi, tara na. Ngayon tayo naman ang didepensa at hindi natin sila hayaan ng makapuntos. Babawiin na natin ang kalamaan sa kanila. Yan ang sabi ni Akagi. Oo naman Akagi, kayang-kaya ko pa. Tatalunin natin ang gawan dito. Hindi tayo papayag na makaisa ulit sila sa atin. Yan ang sabi ni Hanamichi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng kupunan ng dawan ng bola at tinadala na ito ni Sawakita papunta sa kanilang basket habang binabantayan nito ng maigpit ni Rukawa. Nang biglang hinawakan ni Sawakita ng kanyang dalawang kamay ang bola at akmang titira ng isang tres habang si Rukawa naman ay biglang tumalon at sinabayan si Sawakita. Subalit, laking gulat ni Rukawa dahil hindi itinuloy ni Sawakita ang kanyang tres. Ano? Isang fake? Patay! Naloko na! Pero hindi niya naman pwedeng itribul ang bola. Ano kaya ang kanyang susunod na plano? Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Habang si Sawakita naman ay biglang ipinasa ang bola papunta kay Itachi. Sabay lusot sa depensa ni Rukawa. Itachi! Alam mo na ang dapat mong gawin! Bilisan mo! Ibato mo na ang bola sa ring! Yan ang sigaw ni Sawakita na naging dahilan para agad na ibato ni Itachi ang bola papunta sa kanilang basket. Habang si Sawakita naman ay agad na tumalon at kinuha ang bola ang ibinato ni Itachi. Sabay gumawa ng isang alley-oop dunk na ikinatuwa talaga ng buong manonood. Dahil na nga sa nagawang makapuntos ni Sawakita nang walang kahirap-hirap sa depensa ng Shouko. Wow! Napakaangas ng galaw na yun ah! Kakaiba talaga ang tandem nitong sila Sawakita at Itachi. Wala talaga makakatalo sa duo na to. Sige Sawakita at Itachi! Tuluyan nyo ng pabagsakin ang team ng Shouko! Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng dawan. Nice one Sawakita at Itachi! Ang ganda ng alley-oop na ginawa nyo ah! Natutuwa talaga ako kapag nakikita ko ang ganyang laro nyo. Sige lang! Ipagpatuloy nyo lang yan at huwag kayong susuko dahil tayo pa din ang maghahari dito sa buong bansa. Yan naman ang sabi ng playing coach ng dawan sa kanyang sarili. Habang sila Rukawa naman ay napatitig din ang seryoso kila Sawakita. Tama na Sawakita. Ngayon alam ko na ang kapasidad mo at batay sa akin na saksihan, hindi na ako mahihirapan pa na sabayan ka. Kaya naman, simula ngayon, tinitiya ko sa iyo na yung kapasidad mo ay kayang-kaya ko ng tumbasan. Ngayon, simulan na natin ang totoong laro. AJ Sawakita, kaya huwag ka na magpipigil pa dahil hindi na din ako magpipigil hanggang sa matapos ang unang half na ito. Yan ang sabi ni Rukawa na talaga namang sobrang seryoso. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Mga kasama, sa atin ulit ang opesa. Ngayon, kailangan natin masigurado na makakapuntos na tayo ngayon. Yan ang sigaw ni Fujima. Habang si Zeto naman ay biglang binantayan ng maigpit si Fujima. Sige Fujima, subukan natin ang tunay mong galing. Subukan natin kung kaya mo nga ba talagang makapunto sa depensa namin. Yan ang sabi ni Zeto. Grabe, ang taas talaga ng kumpiyansa ng mga malalaro ng dawan sa kanilang mga sarili. Ni hindi man lang sila nakakaramdam ng takot at kaba sa kanilang mga dibdib. Bagkos, mas lalo pa silang ginaganahan kapag malalakas ang kanilang kalaban. Mahaling tulad talaga sila kailangan ng Mijet at Itachi. Hindi marunong sumuko. Yan naman ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Sabay atake ng sobrang bilis sa depensa ni Zeto. Nang bigla niyang ipinasa ang bola papunta kay Mitsui. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, agad naman itong naganda para tumira ng isang tres. Hoy Misay, bantayan mo agad at pigilan ang Mitsui na yan. Huwag mo siyang hahayaan makatira ng libre sa tres.
Kaya naman, bantayan mo siya ng maigpit at huwag bibigyan ng kahit na kaunting espasyo. Yan ang sigaw ni Kenji na naging dahilan para agad na bantayan ng maigpit ni Misay itong si Mitsui. Habang si Mitsui naman ay talaga namang sobrang nahihirapan sa ginagawang pagdidepensa ni Misay sa kanya. Mitsui, gumawa ka na ng paraan dahil mauubusan na tayo ng oras. Kaya naman, kailangan na nating maitira ang balang yan. Yan ang sigaw ni Ryota na naging dahilan upang agad na itira ni Mitsui ang bola papunta sa kanilang basket. At dahil sa nagmamadali na nga si Mitsui at talanganin ng kanyang tira, sumablay ang bola sa kanilang basket. Na ikinatuwa talaga ni Naito ng gusto. Ayos! Sumablay ang tira ni Mitsui. Sige, Yamato Tatochi! Kunin niyo na ang rebound! At huwag niyo nga hayaan na makuha ng Shouko ang bola! Dahil sa atin dapat ito mapunta! Yan ang sigaw ni Naito. Habang si Tatochi naman ay agad na tumalon na takmang kukunin ang rebound. Kayong mga taga Shouko! Huwag na kayong umasa pang makukuha niyo ang bola sa amin! Dahil sa oras na to, sisiguraduhin namin na kami lang ang tatanghalin na hari dito sa ligang ito. Kaya naman, huwag na kayong umasa pa na kayo ang mananalo sa laban na to. Dahil hanggang pangarap na lang ang matalo nyo kami sa laban. Dahil kung nagawa na namin kayo matalo ng isang beses, sigurado magagawa ulit namin yun sa inyo. Yan ang sigaw ni Atochi. Sabay kuha ng rebound. Nalabis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Dawan. Nice one, Atochi! Ang galing mo talaga! Wala mo lang nagawa sa'yo ang mga malalaro ng show ko pagdating sa rebound. Sige lang, Atochi! Ipasa mo na ngayon ang bola para sa atin na ulit ang puntos! Yan naman ang sigaw ng mga tagahanga ng Dawan. Habang si Atochi naman ay akmang ipapasa na ang bola sa kanyang kakampi. Nang biglang nagulat si Atochi ng sobra, dahil biglang nawala ang bola sa kanyang mga kamay. Ano? May sumundot sa bolang hawak ko? Pero ang pagkakaalam ko, walang tao sa likuran ko o kahit sa ilalim ko. Kaya naman, sino naman kaya ang makakasundot sa bolang hawak ko? Yan ang gulat na sabi ni Atochi sa kanyang sarili. At nang paglingon nito sa kanyang likuran, nakita niya si Hanamichi na hawak na ang bola. Habang si Hanamichi naman ay agad na tumalon at gumawa ng isang slam dunk. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, naipasok ni Hanamichi ang kanyang slam dunk sa kanilang basket na naging dahilan upang maibaba na nila sa 2 puntos ang kalamangan ng Dawan sa kanila. At dito na nagtatapos ang Chapter 28 ng International League.